Hey guys, ngayon pala guys, pakita ko sa inyo yung accessories na gamit ko except dun sa gamit ko na mouse and keyboard. Ito na accessories guys ay para sa mga naglalaro ng FPS o TPS games like Call of Duty, PUBG, ROS. And then pakita ko din sa inyo guys yung ibang accessories na natry ko na hindi siya magandang gamitin para sa larong FPS o TPS games. Para ma-aware kayo guys na kung may balak man kayong bumili nito, so wag na lang para hindi masayang yung pera nyo. For example, ito guys. Ito siya. Yung susuot sa thumb. Ang maganda nito guys ay sensitive siya. Napaka-sensitive sa screen. Kaso nga lang, masyadong madulas. Siguro useful ito guys dun sa mga games, mga basic games like Fruit Ninja. Pero sa TPS games, hindi siya magandang gamitin. At saka ito naman, yung ididikit sa screen, tapos para mag-move yung character mo, hindi rin siya accurate. Hindi siya magandang gamitin para sa akin. Siguro yung games na ML, baka pwede pa ito siya. At saka ito naman guys, ito yung trigger. Bali, apat na trigger siya. Dalawang klase yung binili ko guys, ito at saka ito. Tapos ito, ito yung hindi ko masasuggest sa inyo kasi pakita ko sa inyo. Yan guys. Maganda rin yung quality niya. Masyadong smooth. Kaso nga lang, wala siyang rubber sa loob. So may possibility na magasgas yung phone mo. Tapos ito na part, didikit mismo sa screen ng phone mo. Saka yan. Saka may ibang phone na medyo makapal, so hindi ka sigurado kung kakasya ba ito. Yan. Tapos tight mo na ganyan. Saka para sa akin, wala siyang rubber sa loob. Tapos hindi siya parang stable gamitin. Nadi-disalign siya minsan. So hindi siya maganda para sa akin. So ngayon guys, ito po yung accessories na gamit ko ngayon. For almost 3 months na yata, 5 months. Napakagandang gamitin guys. Parang naka mouse on keyboard na yung moves ko. Para sa akin lang. Saka ito naman, ito yung parang phone cooler, parang radiator siya para hindi mag-init yung phone mo kahit ilang oras kang maglalaro ng games. Saka ito yung laman niya guys. So ito po yung guys, yung accessories na gamit ko. Napakaganda ng quality niya guys. Hindi yung tipong 1 week, 1 month, sira na siya. Saka ito na part ay rubber siya. So hindi magagasgas yung phone mo. Saka dito na part sa baba, rubber din siya. Saka dito, rubber. At saka ito guys, rubber din siya. At saka napaka-sensitive nito guys. And then napaka-smooth ng ano niya, trigger niya. At saka yung stainless niya, yung metal niya. Maganda yung quality. Makapal siya, singkapal ng 5 pesos yata. So reasonable po yung price niya. Nasa 400 to 500 yung price niya guys. At saka yung spring niya. Maganda yung kapit niya sa phone. So try natin ikabit sa phone. So yung gamit ko na phone guys ay ROG2. So medyo malaki siya. Actually itong ROG2 guys meron siyang air trigger. Kumbaga meron siyang R1, L1. Pero hindi ko na siya ginagamit. Mas magandang gamitin itong ano, itong accessories na binili ko. Yung maliit na trigger dito banda sa gilid. Tapos ito sa loob. So madali lang gamitin guys. Yan. Sa naka-spring siya. So ganito po yung itsura niya guys. Hindi siya sa gabal guys. Promise. Napagandang gamitin. Hindi mo na kailangan i-set up. Kahit naka-iPhone ka, plug and play na po siya. Hindi ka na ma-worry kung gagana ba yung mouse and keyboard na set up sa phone mo. So pakita ko na lang guys yung screen recording mismo yung laro. Kung gaano kaganda yung moves niya na parang naka-mouse and keyboard na siya. Kasi napaka-advantage gamitin. Pwede mong ipagsabay yung jump kung para sa dalawang thumb lang gamit mo. So ito guys, naka-set up na. So alam niyo naman kung paano i-set up yung ano niya.
yung mga icon niya. Centro mo na lang. So yung gamit ko dito ay yung trigger, scope, and then reload, jump. So ikaw na bahala kung anong function yung gusto mo. So medyo mahirap itong laruin guys kasi nasa harapan ko mismo yung camera. Hindi ko nakaharang yung camera. Yan, reload. I-upload ko na lang guys yung mismong screen recording para mas malinaw.
Bali, napakaganda ng quality ng trigger nito, guys. Bali, reasonable talaga yung price niya na nasa 400 to 500, guys, yung bili ko nito. Napaka-stable niya. Hindi siya basta-basta na nagagalaw o nadi-disalign pag, for example, ligay mo yung phone mo. Ayan. Hindi siya nagagalaw ng basta-basta. Maganda yung quality niya. Saka, napaka-sensitive nito, guys. Yung rubber niya. Yung trigger niya. Ayan. So ito naman, guys, ito yung phone cooler o phone radiator. So ito yung laman niya. Saka meron siyang free na cable, micro USB yung socket niya. Tapos hindi ito siya ikakabit. Yan. Sa kasya din siya sa phone ko na ROG. Yan. Yan siyang spring. Pero ito na part, hindi siya nagagalaw. Tapos, rubber, ito na part. Ito na part, rubber. Saka dito na sa baba, rubber. So, try natin ikabit sa phone, guys. Nakaka-amaze gamitin ito, guys, kasi seconds lang, lalamig na ito na part. Para nag-a-ice. So, napaka-effective. Hindi talaga mag-init yung phone mo kahit ilang oras ka maglaro. Kaso nga lang, hindi siya de-battery. Hindi siya rechargeable. Yan. Kailangan nakakapit palagi yung ano, guys. Yung cable niya. Yan. So, napaka-angas tingnan, guys. Napaka-useful ito, guys, para mag-long last talaga yung lifespan ng phone mo. Kasi, alam mo na mag-iinit yung phone mo, di ba? Minsan naglalag na po siya pag masyadong mainit na yung phone. Pero kung yung phone mo, guys, ay nasa 5 inches pababa yung screen size niya, hindi kakasya itong phone cooler kung nakakabit itong dalawa. Yan. Meron siyang fan sa ilalim. Maliit na fan. Tapos dito niya binubuga yung init. So 1 minute. Mag-moist na po yan siya. Tsaka ang lamig niya, guys. Yan. Yan. Nagmumoist na po yan siya, guys. Saka ang lamig, parang may refrigerator sa loob. Yan. So, napaka-effective gamitin. Kaso nga lang sa gabal yung ano niya, yung wire niya, kasi hindi siya chargeable. Para siyang battery sa loob. Saka yung ingay niya, tama lang. Parang yung ingay ng laptop, parang gano'n. Saka ginagamit ko din ito dun sa PS4 ko. Lalagay ko dun sa ibabaw ng ano, sa ibabaw ng PS4. And then, for example, guys, kung gagamit ka ng headset, tapos dito yung headphone jack mo, so medyo sagabal siya. So yung suggestion ko, guys, bali yung gamit ko ngayon ay Bluetooth headset. Ito siya. Ito na brand. So, dapat branded talaga yung bibilin mo na Bluetooth headset, guys, para hindi siya delayed. Kasi na-try ko yung ibang brand. Pag maglaro ako, napaka-pangit gamitin kasi delayed yung tunog niya. Basta branded, guys, okay na yun. Yung latest na mga headphone o headset. Kasi kung ganito, guys, wired na headset, medyo sagabal siya. Yan. Baliktad naman dito, ganun tama lang siya. So maganda rin itong JBL, guys, kasi siguro mga 5 hours bago siya malubat. So wala tayong sponsor dito, guys, kahit isa. At saka para dun sa mga nag-subscribe, salamat po sa inyo, guys. Umabot ng 250 yung subscriber ko. At saka yung mga nakapanood ng tutorial ko about sa mouse and keyboard na setup sa ROS na games, hindi talaga pwede yun sa PUBG or Call of Duty. So ito yung masasuggest ko sa inyo, guys. Parang naka mouse and keyboard na talaga yung moves mo nito.
para sa akin. Pero dapat isanay mo yung sensitivity na gamit mo ay 40 to 50 kung Call of Duty yung games mo. As long as FPS o TPS games, ito yung magandang gamitin, guys. Kung hindi ka sigurado sa mouse and keyboard, ito yung magandang suggestion ko para sa inyo, guys. Kasi dati, binili ko talaga yung mouse and keyboard, kaso nga lang medyo hassle siya. Kailangan ipa-set up, kailangan ilagay pa yung phone mo sa harap mo, tapos i-prepare mo pa yung mouse and keyboard mo. Kailangan nasa table ka naglalaro. Ito kahit nakahiga ka, nakaupo ka, pwede mo laruin. Tapos pwede mong madala kahit saan. Kasi yung mouse and keyboard, hindi mo magagamit yung kung nasa labas ka. Kasi yung mouse and keyboard, magagamit mo lang yun sa bahay mismo o sa kwarto mo. Sana guys, support nyo po yung channel ko, guys. Sana makapag-subscribe kayo. Tulungan nyo ko, guys. Hindi naman ito vlog about sa boring ko na life, guys. O yung puro na lang mukha ko yung makikita nyo. It's all about tutorial at saka mga discoveries kung anong magandang gamitin na gadgets. Sana support nyo yung channel ko. Makapag-subscribe kayo, guys. So, thanks and God bless. Lost the lead. We tied for the lead. Lost the lead. It's too close. Fight harder. We lost the lead. Shock RC is coming. Reloading. Enemy Shock RC has been destroyed. Reloading. Be advised, hostile hunter killing drone inbound. Shock RC has been destroyed. Enemy Shock RC is coming. Friendly Molotov out. Enemy Shock RC has been destroyed. Sniper! Molotov is ready. Hostile hunter killer drone inbound. Friendly Molotov out.
fight harder. We've taken the lead. Frag out!
Mission accomplished. Good work.